Ginatang kangkong. Adi ka na. Nakatingin ka na ba lang kitang ginatang kangkong? Ang kakaiba rin to, sa ginatang kangkong to, dito na natin naharbisin sa disyerto. Ha? Kung saan puro tanim ay nasa bato. O, adi ka, samahan niyo ako. Yun lang kasimple. Nilagyan ng bawang, sibuyas, luya, nilagyan ng gata. Hmm. Ginatan. Ginatang kangkong. Kain po tayo. O tara dito. Dito sa ating munting harden. Sa disyerto, nasa na puro konkreto ang mga tanim. Ha? Dito lang tayo dadaan at tayo mag-harvest ng kangkong. Kakaiba ho ito kasi ang kangkong, kumbaga sa Pilipinas, ordinary. Pero dito, siyempre, kita nyo naman eh, nasa disyerto tayo. Ha? Mura lang ang kangkong sa Pilipinas. Pero dito naman, extraordinary kasi nga, wala tayo sa sarili nating bayan. Ha? Na kung saan ay hindi basta-basta makapag-trim ng kangkong kung wala kang lugar. Ito yung ating mga dinadaanan to. Ito yung ating mga halaman dito eh. Nadinilig ng ating mga aking mga anak-anakan. May sitaw din. Kahit pa paano. Ayan, nabunga din kahit pa paano. Pakunti-kunti. Maganda libangan. Tapos may pakinabang. Di ba? Green, sariwa. Pero nasa masetera lang lahat. Nasa mga recycled na mga container ng pintura. Halika. Lakad-lakad tayo rito. Tayo mangunguha ng kangkong na ating lulutuin ngayong maga. At tanghalian, para sa tanghalian. Kangkong. Ito eh, libangan lang natin eh. Maganda rin tanawin. Kasi nga dito, alam mo naman, mainit. Taglamig pag December. Maigi rin. O, halika na. Mag-harvest na tayo ng kangkong. Ayan, mag-harvest po tayo ng kangkong ngayon. Malago na eh. Kailangan i-trim para lumago na agad. Tara, harvest na natin. Ito kasing kangkong na daw,
$3 per pound sa San Francisco, California. Eh dito, ahabisin mo lang, dito itong luto na agad. Oh. Kaya lang kaya kong puto, galang ko naman yan. Sobra-sobra na. Ang dami, oh. More than $7 na yan. Ang dami pa. Himay lang natin. Dito itong himay na. So ito, yung lahat ng malambot, pwede mong kunin. Lahat ng malambot. Munta ka lang sa San Francisco, bibilid mo pa ito. Dito, kunin mo lang sa gilid. Nakagata natin ito eh. Pinatangkang ko. Kung maganda, inabis ko na. Bilis yung luto. Yung mga malambot nakatawag, pwede masama. Pag matigas na, huwag masama. Ganyan lang yun. Diba? Saktong-sakto to, tapos may prito ang asda. Pwede rin siya kung alaw sa sinigang. Hindi mo nabibilin. Sigurado ako malinis. Dati ito katawan ito, pwede pitanin. Dati ganyan gago ako, pag harvest din, tinatanim ko pa ulit. Kaso wala nang space para pagtaniman. Araw na pagtatini. Matubo ang kangkong. Pilipinas, ordinary lang kangkong. Pero dito, anong kakaiba? Ito, nasa disyerto, tumubo. Tinutubo sa batuhan. Konkreto. So, yun ang pagkakaiba. Sa Pilipinas, normal ang kangkong.
Pero dito, hindi normal. Kasi wala naman tayong taniman ng kangkong dito. Na katulad ng sa Pilipinas. O lalo naman sa San Francisco, nung tayo bumisita rin. Gulat nga ako ang presyo. $3 per pound. Imagine $3 per pound. Magkano ba yung $3? Eh, convert mo sa peso is sa magkano? Sa 58? 56? 57? So sa 50 lang, 150 na. Ano mo, ang 1 pound is equivalent to more or less 1 kilo. Ah, half kilo. Kulang alatin, mga 400 grams siguro. That is 150. Kangkong. Although, kasi US yan. Talagang dollar ang gasto yun. Yan ah. Anong point natin? Sa Pilipinas, kung may space ka, may hindi ka magtanin, tanda mo ng Kangkong. Hindi mo na bibilin. Pakinabangan mo pa. Saka yung taniman na yun, alam mo ba yung taniman na yun? May kunting lupa. Para may ka, pero may kahalong karton na nabulok. Kung nasusubaybayin yung episode natin, nung ginawa ko yan, ang pinagtinawaan ko niyan ay pinagtaniman natin yan ay karton na pinabulok. May kahalong lupa. Diba? Ano pa? Habang-habang kayo, pinahaba lang nila pinahaba. Samantala sa San Francisco, pag bumili ka ng gulay doon, yung mga talbos-talbos, eh hindi naman kasi ito regular na meron. Ipipreaser pa. Hihimayin, hugasan, lagay sa freezer para hindi agad masira. Kasi normal ito, kung sa rep mo na ilalagay, malalangsa. So masasayang yung pera mong pinambili ng gulay. Saka hindi lagi may ganun dito. May ganun doon, nakapong. Dihira. Bibili mo na sa farmer's market. Parang Changi. Normal yan, dito na ng mga Asian din. Asian. Kasi sa Asia lang naman itong kangkong. Okay. Mahilig kasi ang wife ko sa gulay kaya rin niya. Kailangan pag may isda, lalo kung prito, may kabangga na gulay. So, bandami. Sobrang dami. Salamat niyo. Lang kasimple. Nilagyan ng bawang, sibuyas, luya, nilagyan ng gata. Ginatan. Ginatan kangkong. Kain po tayo. Lalong with matching pritong tilapia. Kain tayo.